Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung... hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, oh, may kakulangan talaga ako, eh, ganun talaga. Hindi ganyan. So, hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo. Ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May mga, madaming mga negative tuon sa listahan. Having said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente, yun ako po ngayon, ibig sabihin ba hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag niyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, hindi ito kasali, lalo tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Ano? O hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number two lang itong bansa na ito. Wala itong number one para sa akin. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, may plataporma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon